problema ninyo, hahanapan ng lunas para happy ang bukas. Ang kwento ng buhay, may hello at may goodbye. Ang kwento ng tao, may ikaw. Nandin! Rosie! Ang kapal ng mukha niyong dalawa? Sabi mo wala kang kabit! Ano to? Si Kapitana ka talaga? Sandali lang! Magpapaliwanag ako! Magpapaliwanag ako! Wala ang kapalyo! Tama na! Pa akong tao, Dear Uge. Pero ibang usapan na kung mahuhuli mong nangaliwa ang asawa mo. Lalo na kung ang kabit niya ay ang boss mo at kapitana ng barangay ninyo. Ayun na nga bang sinasabi ko, umpisa pa lang ng kwentuhan, siguro na kaagad, napaka-exciting nito. Sigurado ako, napaka-exciting nito! Aray naman, bangga! Ikaw ah, kapag nalaman ko ng bababae ka, kilikili mo lang walang latay. Hindi mo naman, nakakadiri naman. Pinag-iinitan mo yung kilikili niya. At saka bakit ganyan ka? Kipit na kipit ka masyado. Kasi ate, kapag binatawan ko, baka masampal ka ulit to. Ayun, nasa palikaw naman, carried away ka kaagad. Hindi naman tukol sa'yo itong kwentuhan eh. At saka huwag kang masyadong padala. Kasi I'm sure marami pang mangyayari dito sa kwentuhan natin. Ay, dali lang. Ay, excuse me, sigurado ako maingay ito. Kasi meron ko yung kwentuhan dito. Ay, thank you po! Balik po kayo, magbayad kayo. Ay, salamat. Totoo ba to? Halos mauubos ang tinda natin. Ay, alam ko na, Diego. Dahil yan sa ginawa mong renovation dito sa ating tindahan. Wala ka naman, Diego. Ang ganda. Tsaka talagang binagay mo ba sa ating dami? Diego, may tanong ako. Ano? Baka naman. Oh, sige, kukwentahin natin yung kinit. Ayun, malakas ang hangin. Ah, bakit naman po ako so very? Good afternoon naman po, madam. Ah, sana po nakita ninyo. We are so very, very happy. There are so very, very many customers. So very clueless ka talaga? Ako? Akong nag-utos sa kanila na pakyawin yung paninda mo? Ah, thank you naman po. So very, very slow mo naman pala eh. Diba? Kasi, ibig sabihin, mas lalong kikita yung tindahan namin. Malahin ka! Ang bagal mo eh. I'm so very sure din naman ako na nakita nyo na yung construction dyan. Ay, opo, ang ingay nga po eh. Ano po ba yung construction na yan? Yan lang naman ang magiging bagong tindahan ni Madam Sober. Mas maganda. Oh, mas maganda, mas malaki, at mas bongga! Sobrang bongga! Kayo-kayo ng tindahan. Talaga? Hoy, Jelay! Huwag kong ang umiepal. Assistant ka lang naman, hindi naman ikaw ang may-ari ah. Bakit? Paano pakailam mo? Siyempre eh, kasi umiepal kayo. Kami naman ang original na tindahan dito ah. Oo nga, hindi na kinaawa. Ang ganda-ganda eh. Gusto mo, putukin ko yan? Gusto mo, putulin ko yung pagtutok mo? Kumalma ka, kumalma ka. Kapag kumalma ka. Kumalma ka. So very noisy! Nahimik na kayo? Oo nga. Bagal nyo ngayon, ha? Ayan, meron na tayong pamalit dun sa mga nabiling grocery. Ano, pagilan nyo na nga yan? Oo, huwag nyo nang pansinin kasi magbabasa na lang ako ng kwentuhan. Excited ka rin, madam, ha? Akala ko ba so very, very inaapi mo ako? Huwag mo naman naintindihin. Sige na, magbasa ka na. Ayan, sige po. Magbabasa na po ako. Dear Uge, ano ang gagawin mo kung natuklasan mo na ang kabit pala ng asawa mo ay ang iyong boss na nire-respeto? Bilang isang barangay worker, mahal ko ang trabaho ko, Dear Uge.
Hi. dito po yung pila ng mga magpapatuli. Ano ho? Yung mga magulang. Dun po sa dulo. Ano? Eh, ma'am. Hindi po ako magulang. Eh, magpapaano rin po ako. Nako, alam ko na yan, tatay. Don't be shy. Nako, hindi ho masamang humabol sa biyahe. Kaya friend, kasama yan sa alam mo na. Oo. Yeah, gets ko. Gets mo. At bilang isang ina, syempre, mahal ko rin ang asawa at anak ko. Minsan lang talaga, busy ako sa barangay. Ma, anong oras po kayo matatapos dito? Baka pwede nang makausap po kayo mamaya. Ay, naku anak, baka gabihin din ako at marami nga ang nakapila, oh. Sa bahay na tayo magkita, ha? Sige. Nanding, saan ang lakad mo? Linggo ngayon, ha? Wala, wala akong lakad. Ano lang, may gagawin lang ako. Sige, mauna na ako sa inyo, ha? Sige po, ma. Pero paano, Dear Uge, kung ang asawa mo parang nagbago? At ang hinala ko... Rosie! Uy! Friend, bakit naman nag-emote ka dyan? Hindi mo pala pansin? Nagbago sila ni Lynn. Nagbago? Oo. Ilang araw na siyang ganyan eh. Hindi ako pinapansin. Anong ibig mo sabihin? Oo. Friend, baka naman may kapit ang asawa mo? Kapit agad! Hindi mo pwedeng nanlamig lang? Ewan ko alam. Paano mo malalaman? Paimbestigahan mo? Paano kung may kapit? Sino kaya yun? Magandang araw din, ma'am. Magandang araw. Ako, marami pa rin ako. Pahingin ako sila sa likod. Bless you, Rosie. Ano po? Bless you, Rosie. At saka, congratulations nga pala dito sa project mo. Keep up the good work, Rosie, ha? Thank you po. Sige. Oh, sige, pasensya ka na. Mabait man sa akin si Kapitana Lucy. Hi, Kapitana. Ay, maganda. Parang may something sa kanya na hindi ko mawari. Ano po, yung ID ko. Ah, talaga? Maraming salamat. Ay, wala naman po kayo. Ay, Manang, yung mga basura po doon, pakiipon na lang, ha? Ay, sige po, ma'am. Sige po. Alam mo, friend, hindi talaga ako mapakalit sa sinasabi mo kung sino yung kabit ni Nanting. Ayun ba? Huwag na, kalimutan mo na yon. Itong mga huling araw lang kasi medyo iba yung pakiramdam ko, pero ako lang. Rosie, yung feeling na yan, tayong mga babae, kapag kinutuban tayo, malamang totoo. Ano mo naman nasabi? Ay, naku. Ay, aling tere. Ayun, oh. Ayun, tingnan mo. Tingnan mo yung asawa mo. May kasama ibang babae. Di ko kaya, Dear Uge. Ang hinala ko. Nagkakatotoo! Teka! Friend, parang si Kapitana yun na. Ha? Friend, alik ka na! Alik ka na! Alik ka na? Oo, ngayon na! Ma-okay ka na ba? Pwede na po ba tayong mag-usap? Okay. Okay na ako. Upo ka, anak. Ano ba yung gusto mong sabihin? Friend! Hoy! Friend! Ano na naman ba? Friend, nandiyan dyan na si Nanting. Kaya handa mo na yung birada mo, ha? Hoy! Saan ka galing? Ha? May inasikaso lang ako. Teka, sandali. Galit ka ba? Hindi! Galit na galit na galit ako! Saan ka galing? Alam ko kung sino inaasikaso mo. Halika, halika. Halika na. Dita mo na? Amoy babae ka? Papanguyan ni Kapitana? Siyang kabit mo, ano? Friend. Friend. Breathe in. Breathe out. Okay ka na? Okay.
yan, hindi mo ako pinapansin. Kung kailan tayo mag-wedding anniversary, ganyan ka ng bababae ka. Si Kapitana pa. Alam mo, nababaliw ka na. Eh bakit naman ako papatulan ni Kapitana? Sige nga. Umamin ka. Pag hindi ka umamin, magbalot tayo. Uwi tayo. Oy! Walang aalis. Walang uuwi na probinsya. Masigurado ka? May kabit si Papa? Oy, psst. Anong kabit? Ano yung pinagsasabi mo, ha? Saan mo nakukuha yan? Ewan ko. Hindi ko alam. Nakukuluan ako. Hindi ko alam. Nararamdaman ko. Kahit pa siniguro na ninanding sa akin na wala siyang kabit, parang may pagdududa pa rin na natira sa akin. Hindi. Subo ako. Ito, kape na lang muna. Papa mo. Malis na po. May ka-meeting daw siya ngayon. Ma, yung sinasabi ko nga po palang gusto kong sabihin sa'yo. Ay, ano? Mamaya na. Masakit ang ulo ko. Rosie! Ano ka? Friend! Ano ka ba, Rosie? Mama? Ay, ano ba? Sakit nga ng ulo ko. Makasigaw ka pa dyan. Duman, high blood ka agad eh. Good morning! Eh, diba, ang sabi mo, gusto mong malaman kung sino yung kabit ng asawa mo. Sabi nga ni Nanding wala siyang kabit, diba? Friend naman, naniwala ka na naman. Oh, paano napunta yung pabango ni Kapitana sa damit ng asawa mo? Nasasan sila no isang gabi? Ano yun? Nagbabahay-bahay sa kalye? Sapat yung ebidensya nyo na nakita nyo si Papa at si Kapitana na magkasama eh. Magka-affair na agad sila. Ay, isa rin tong inaanak ko. Ebidensya ba? O sige, di ba? Ako ang sekretarya ni Kapitana. Alam ko kung sino kamiting niya ngayon. Sino? Secret! Pero walang clue. Sino ay, ba? Naman eh! Sabi ano ba? Diyos ko! High blood ka! Kasi... Sino ba? Ano? Ay, ma! Ma! Ano? Ninang! Bakit sinabi niyo kay Mama? Eh, di ba sabi ko secret? Ma! Hoy! Ay, teka! Rosie! Nanding! Rosie! Pal! Excuse me? Rosie, okay ka lang ba? Sino makapal? Kapal ng makeup mo! Huh? Papasok ka lang dito sa barangay, ang kapal ng makeup mo! Bakit ako? Hindi naman makapal ang makeup ko. Slightly. Anong ginagawa mo dito? May pinag-uusapan lang naman kami ni Kapitana. Grabe namang pag-uusap yan. May yakapan? Hindi. Kasi may kinukuha akong file. Hindi naman yakapan yun. Natisod ako. Buti na lang nasa loko ni Nanding. Nag-uusap lang talaga kayo? Oo. At saka, Rosie, meron akong good news sa'yo. Alam mo ba yung kumpanya ni Nanding? Sila mag-host ng medical mission dito sa barangay natin. At ikaw ang gusto kong mag-head nun. Kaya nga ako nandito, yun ang pinag-uusapan namin. Buti na lang pumayag si Kapitana na ikaw maging head sa medical mission. At saka, balita ko daw, pinagdududahan mo kaming dalawa na may relasyon? Hindi! Hindi! Wala yun! Pagod lang ako. Ay, huwag ka masyadong magpapakapagod. Alam mo ba, mahal na mahal ka ni Nanding. May surprise pa siya para sa'yo. Ito, nabangawan kasi ako sa pabango ni Kapitana, kaya ginawa ko. Bumili ako para sa'yo. At yung naamoy mo sa akin, sinubukan ko lang naman yun eh. Hindi naman pala, Ma. Hindi mo kasi pinagpaliwanag si Papa. Ayan. Kaya congratulations, Rosie. Alam mo, you are really one hardworking person. Kaya naman, tuloy mo lang yan. Iwasan ang pagdududa.
Dahil mahal na mahal ka ng asawa mo at sigurado ako, magiging successful ang relationship niyo. Kabistuhan na, loyal viewers! Sabi ko naman sa inyo, talaga tumutok lang kayo, exciting ito. Ha, ikaw! Mamin ka nga! Hmm? Ano naman, Angga? Bakit parang mas kinakampihan mo si Jelay? Ay, hindi pa, Angga. Masyado siyang agresibo. Pinoprotektahan lang kita. Ayun. Nga naman, baka masaktan ko, diba? Teka! Bakit? Bakit bagong linis yung kuko mo? Oh my God! Nagpa-manicure ka. Hindi. Ako lang mag-nail cutter. Bawal pa mag-nail cutter, Angga. So very typical line ng mga lalaking nabubukin. Kala ko, Divine, tama lang naman talaga na ma-threaten ka. Kasi, di hamak naman na mas maganda, mas sexy, kesa sa'yo. Ay, actually, oo. Na-achieve mo, girl. Ang sexy-sexy mo. Ang ganda-ganda mo. Mukha kang ate? Ha? Ano? Ay, oo. Ikaw daw, dapat daw. Ano? Tama. Ikaw, assistant ko. Ano? Ay, naku, excuse me naman, madam. So very, very, no? Kung dyan lang naman sa assistant mong si Jella, eh, tignan mo naman tong assistant ko, oh. Tignan mo, oh. Diba? Oh, napakatulis. Napakatalas. Makamanda. Nakamamatay. Ate, bakit parang lahat delikado? O nga, hindi ko alam. Basta lumabas na lang. Hindi, ang ibig ko lang sabihin kasi, yung bang yung aura mo kasi, di ba? Yung edgy. Ah, unique. Ah, out of the box. Ganon. Eh, Dear Uge, mas maganda ba? Ano, Dear Uge, mas maganda ba? Mas maganda. Siguro ituloy na lang natin ang kwentuhan. Tama. Buti pa nga. Dali. Ano na? Dali, umuro ka nga. Nahirapan na ako. Nakita mo naman. Sige na. Eh, bakit ka kasi nandyan? Dito ka kasi. Ayan, oh. Ayan, dyan ka. Oh, kita mo na. Diba? Luwag. Sige, oh. Bilis na. Kita na. Ayan, oh. Dahil sa dami, Dear Uge, ng mga iniisip kong problema, hindi ko napansin na may pinagdadaanan din palang anak kong si Melissa. Maganda pa ako sa uma. Uma. Oh. Melissa? Si Rosie bang hinahanap mo? Opo. Iha, wala siya dito. Nag-home visit siya para sa medical mission namin. Ah, ganun po ba? Parang pinagsukla ba ng heaven-earth naman yung itsura mo? May problema ka ba? Si Mama po kasi parang hindi na niya ako pinapansin. Ito nga pong hinanda ako para sa kanya, hindi na rin niya kinakain. Sayang lang, mapapanis lang siya. Ay, naku! Akin na yan. Huwag mo nang problemahin. Hindi mapapanis to sa akin. Pero bukod pa dyan, Ninang. Oh, pansin ko lang. Masyadong busy si Mama sa mga problema niya. Gusto ko lang naman siyang makausap. Siguro gagawa na lang ako ng paraan para mapansin niya ako. Ano naman ang gagawin mong paraan? Imbutido? May tatanong ako sa'yo. Buti naman, Ma. Kala ko kasi, hindi niyo po ako mapapansin. Wala po to. Sinubukat ko lang naman po itong isuot kasi baka sakaling mapansin niyo naman po ako. Kaya, okay lang naman po. Ano bang problema sa suot mo? Namansyahan ba? Wala. Hindi, okay lang yan.
Ito ang itatanong ko sa'yo. Ginamit mo ba yung cash card ng tatay mo? Kasi itinawag ko na sa bangko ito. Kasi bawas ang balanse. Merong nakabook online na hotel para bukas. May nakacharge na silver na bracelet. 10,000. Ikaw ang gumawa nito. Hindi po. Umamin ka. May boyfriend ka na? Siya ba kasama mo sa hotel? Boyfriend? Boyfriend ako! Hindi po. Nagpapaalam naman po ako pag ginagamit ko yung cash card, di ba? Tatay mo nga ang gumawa nito. Ang lakas ng loob. Hindi man lang nagtago ng maayos. Talagang gustong ipamukha sa akin may kabit siya. Ma, saan ka pupunta? Susugurin ko yung kabit ng tatay. Ha? Ha? Ma! Kilala mo kung sino? Hindi! Wala! Ma! Saan ba kasi kayo pupunta? Hahanap tayo ng rest box sa ninang mo. Papatulong ako, susugurin ko yung kabit ng tatay mo. Pwede na magpasama na lang kayo sa akin. Anak, salamat sa naman. Pero hindi ba may sasabihin ka sa akin? Ano yung sasabihin mo sa akin? Si Papa. Ano ba yun sa Papa mo? Gusto? At dahil hindi ko nasugod si Kapitana Lucy, minabuti ko na lang na humingi ng tulong sa aking beshi. Petra! Ikaw ang kabit! Ha? Ang kapal naman ang mukhaan yung dalawa. Dito pa kayo nag-alampungan? Dati si Kapitana pinagsisilosan mo, ngayon naman si Petra. Ano yan? Bracelet? Pa-hotel-hotel pa kayo? Hoy, ikaw. F.O. na tayo. Friend, ha? Sumusobra ka na. Na-hurt na ako. Anong ibig mo sabihin sa F.O.? Na-hurt ka? Hindi mo pala na-gets? F.O. Friendship over! Rosie! Ma! Rosie! Ma! Nakita niyo ba? Wala. Wala rin dito eh. Wala eh. Nalilibot na namin ito. Wala. Maraming salamat. Tina pa! Tina pa! Masarap! Tina pa! Ay, ayun! Tina pa po! Bili po kayo! Masarap ng tinapang ito. Tikman nyo lang po. Tikman nyo ngayon. Masarap ito. Bumili na kayo. Walang pasensya na kayo. May hinahanap po kasi kami. Bukas na lang po kami. Siguro bibili sa inyo. Balik na lang po. Naku. Ang ganda-ganda nyo naman. Bumili na po kayo sa amin. Ginabi na po kami. Sige na. Marang aawa nyo na po. Hirap na po kami sa pagtitinda ng tinapa. Kanina ba po kami naarawan na ulan na naggabi na? Nag-iipon po ako. Dahil apat na apat po ito nasasyang ko. Quadruplets po ito pinag-iipunan ko. Parang awa nila. Quadruplets po. Quadruplets po yung magiging anak nyo? Bakit? Anong masama kung quadruplets ang ipapanganak ko? Bakit? Masama ba kung apat ang lalabas sa akin? Ano ba dapat? Isa-isa lang? Eh gusto ko sabay-sabay eh! Para isang irihan na lang eh! Ate, eh kung bumibili kayo, ay hindi nakatulong ba kayo sa akin? Naku ate, huwag ka naman magalit. Ganyan eh kasi parang quadruplets? Anong quadruplets? Bibili ba kayo? Ay hindi! Ganyan mo ba talaga yung pakiramdam ng buntis, emosyonal? Ewan ko! Nakitigda lang ako! Bibili ba kayo? Hindi! Hindi ho, pasensya na ho talaga. May hinahanap lang ho kami. Ano pala kayo bibili? Dami-dami na ba sinasabi?
Hindi ka na nga? Hindi na pa. Bukas ha. Tapos ko ako na naman hindi mo dapat makabenta. Oh, eh, di ikaw na naman nakakain lahat. Kaya nga, blue. Hindi na pa. Alam ko na kung bakit nagkakaganyan si Mama. Ano? Nanding. Kaya pala ganun yung inaasal ni Rosie. Pero kailangan natin ma-confirm. Kailangan tulungan natin siya. Wala pa si Mama sa kwarto. Wala din dun eh. Pwede bang kumain muna tayo? Nagkugutom na ako eh. Petra naman, nagkakaganito tayo. Pagkain pa yung iniisip mo. Natitense kasi ako, Kapitana. Pasensya na, ha? Pa, may sulat, to. Uuwi daw ng probinsya si Rosie. Papunta na siya ng terminal. Naku, sundan na natin. Maabot na natin siya doon. Tara! Tara, 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 tara. Mamahal, huwag kang lumapit sa akin. Tayo, tayong dalawa, ang kakapal ng mga mukha nyo. Pagkatapos ko kayong pagkatiwalaan, ikaw, best friend kita, anong ginawa mo? Ikaw, anniversary natin? Ano to? Nang bababae ka, babae mo, best friend ko! Mama, makinig po muna kayo. Lagi naman kayong ganyan eh. Ayaw niyong makinig. Oh, anak, pasensya ka na. Hindi ko to kaya. Magunos, Timmy ka. Magunos, mahal na mahal ka ng pamilya mo. Walang nagmamahal sa akin. Ayoko na sa Earth. Pasensya ka na ha, humingi na kami ng tulong kay Doc para ma-confirm natin kung anong lagay mo. Anong-anong lagay? At saka ikaw, hindi pa tayo okay ha? Ba't ka nandito? Misis, relax lang po kayo. And congratulations, buntis po kayo. Dahil dito, nagiging emosyonal ka. Madali kang umiyak at magalit. Pero just to be safe, kailangan natin pumunta ng hospital para maipa-check ang mga baby ninyo. Buntis ako. Tsaka, mga baby? Oo. Kambala magiging anak natin. Dalawang heartbeat ang narinig ni ano ni Doktora. Isipin mo yun, nakabuo pa ako. Kaya, friend, huwag ka nang magalit sa akin, ha? Hindi ako kabit ng asawa mo. Yung bracelet at saka yung hotel booking na binigay niya sa akin, para naman sa'yo yun eh. Ipinatago ko lang kay Petra yun para surprisahin ka. Kasi sabi mo kay Petra, eh ramdam mo daw na nagbago na ako. Eh hindi naman, di ba? Kaya Rosie, kailangan mo na magpahinga ngayon ha. Huwag kang mag-alala. Paid ang maternity leave mo sa barangay. Kapitana, salamat. Pasensya na, damay ka sa gulo. Kaya nga, ayusin mo na rin. Kasi may mga taong nakakalimutan mo dahil masyado kang nag-focus sa problema na hindi naman dapat problemahin. Nak.
pasensya ka na kasi ang dami kong iniisip, ang dami tumatakbo sa isip ko. Nakaligtaan ko na kamustahin mo pa. Okay lang yun, ma. Sorry din kasi hindi kita inintindi. Buntis ka pala. At magkakaroon pa ako ng mga kapatid, kaya ka nagkakaganyan. Okay lang po. Ano ba? Ano yung sasabihin mo? Ano po kasi, ma? Pa? Lesbian po ako. At may girlfriend na rin po ako. Gusto ko po sanang i-introduce yung girlfriend ko sa inyo kung okay lang po sa inyo. Sana okay lang po sa inyo. Tapatin kita. Medyo nararamdaman ko yun. Pero, okay lang. Kahit sino ka pa, okay sa amin ang tatay mo kasi anak ka namin. Kung sinong gusto mong i-date, okay sa amin. Basta tatapusin mo ang pag-aaral. Opo, ma-promise. Promise po talaga. Tsaka anak, baka pwede mo namang ibalik na yung pananamit mo dati. Kasi hindi bagay sa'yo yung itim mo. Nakamatakot pa yung mga kapatid mo sa'yo. Opo, pa. Magpapalit na po ako agad-agad. Ngayon na. Mamaya naman. Mula noon, Dear Uge, mas naintindihan ko na ang sarili ko at naintindihan ko rin ang pamilya ko. Kaya ngayon, masaya na kami nagsasama-sama kasama ng mga mahal namin sa buhay. Hanggang sa muli, ang iyong loyal viewer, Rosie. Loyal viewers, kasama natin ngayon ang mga nagagandahan at mga inspiring ladies ng barangay. Kapitana, Rosie, hello po, welcome po. Si Rosie! Hello! Talaga naman. Very Rosie. Yes. At si Petra! Yes. Sabi ko nga, mga inspiring ladies. Ikaw na nga mauna, Petra. Ano bang ka-inspire-inspire sa'yo? Ay, nako. Nako, ayan Dear na nga. Okay. Meron. Kasi, ang sarap balik-balikan yung mga magagandang nangyari sa amin noon. Maganda talaga. Yes. Oo. Kasi marami kaming natutunan doon. Ay, oo. Maraming natutunan. Na-aral. Yes. Eh, di, tanungin na kita, Petra. Ano bang napulot mong aral? Doon sa nangyari sa inyo. Huwag maghinala. Oo, maghinala. At saka, ito naman. Diretso yun muna, yung ginawa mo. Ay, magsulsul. Nakakalimutan mo. Kinakalimutan ko lang. Magsulsul. Kapitana, ikaw naman. Kasi, you know, our story is, you know, like a roller coaster ride, filled with ups and downs, pero ang maipapayo ko lang sa inyo na sana nasa itaas ka man o nasa ibaba, huwag mong kakalimutan na dapat bukas lagi ang pag-iisip mo. At dapat nga hindi mapaghinala. Makahipo naman kay Rosie. Tama ka po. Touch na touch ka doon. Hindi, alam niyo, oo. Alam mo, Dear Uge. Alam niyo po, kasi nadala lang talaga ako dun sa emosyon ko dahil nga sa pagbubuntis. Siyempre, may mga changes sa babae. Hindi na intindihan, hindi ba? Kaya ang dami tuloy nasaktan dun sa galit ko, dun sa mga tamang hinala ko, di ba? Ang bilis mong naniwala. Hindi ba? Pero mabuti na lang si Petra at saka si Kapitana at yung asawa ko at anak, talaga namang napaka-supportive. Ay, good for you. Kasi wala naman talaga eh. Kasi wala talaga eh. Nangyari lang talaga sa utak mo tsaka sa mga narinig mo. Kung nakita nyo lang talaga. Ang alin ba? Yung yakapan ni Kapitana at saka ni Nanding, yung asawa ko. Hindi, sinasabi ko lang kung nakwento ko kasi talagang... Kapitana, parang narinig ko. Lalo na yung pabanggo na napakagod sa... Okay na. Mabuti pa. Mabuti pa. Kesa manulsol ka ulit. Unahin na lang natin ito. I-shout out ang ating mga loyal viewers. Si Sherwin Mejia ng Kalasyaw, Pangasinan. Hello! Ay, si Sher Eli Javierto ng Cagayan de Oro. At si Nico Fernandez ng Caloocan City. At isa pang taga-Caloocan, si Bernard Sandig. Hello! Ayan, loyal viewers, thank
you. Tuloy-tuloy ang panonood at matutunan sana ninyo lahat ng natutunan ni Petra. Huwag lang kalimutan. Kung meron din kaming isusunod, yan ay manood kayo lagi ng Dear Uge every Sunday. Thank you! Thank you, ah. Ako may aaminin ako, may natutunan din ako. Gusto ko yun, yung huwag magpapadala. Huwag kang magpapadala doon sa mga nangyayari sa paligid. Dapat meron kang bukas na pag-iisip. Madam? Madam, excuse me lang po. Gusto ko pong ibalik itong mga pera ninyo. Ayoko na pong magpadala dito sa mga assistant ko na porket nagpapaulan kayo ng pera, eh sinasamantala. Sa inyo po yan. Maraming salamat po. Para saan? Ano nangyari? Hindi, tinatanong po lang naman para saan. Hindi ba kailangan natin na tanong? Para dun sa ano, sa mission natin. Itigilin na muna yung construction, mamaya na yun itutuloy at magkakantahan muna dito. Ay, magkakantahan. Ako po ba yun? Magalihan mo na. Oo. Okay, natin na. Ang kwento ng buhay, may hello at may goodbye. Oh my God!